Umalis na sa PBA bubble itong si Terrence Romeo para ipa-check up yung kanyang Achilles injury. Ito ay kinumpirma ng San Miguel Beer Management at ngayong araw na to o baka bukas ay malalaman ang resulta kung si Terrence ay makababalik pa para sa San Miguel o hindi na. Ramdam na ramdam ng San Miguel Beer yung pagkawala ni Terrence Romeo nung matalo sila sa Magnolia Hot Shots dahil wala silang pantapat dun sa naging scoring ni Paul Lee. At syempre, ramdam na rin yung pagkawala ni Alex Cabagnot. Noon kasing nawala ito si Cabagnot, hindi masyadong naramdaman ng San Miguel dahil nandyan nga si Romeo. Pero kapag nawala pareho itong si Romeo at ito si Cabagnot, dyan talaga nahirapan yung San Miguel Beer dahil nakita natin na ang daming minutong nilaro ni Chris Ross, si Paul Samar naglaro din, nakatulong. Pero syempre, iba kung meron kang Romeo o kaya Cabagnot na tutulong. Ang isa pang naging problema doon sa game ng San Miguel Beer laban sa Magnolia, kung inyong napanood ng mabuti, si Junmar Fajardo halos hindi na nakatira at hindi nakahawak ng bola. Doon sa buong game, 7 beses lang nakatira itong si Junmar Fajardo at 8 points lang ang naishoot niya. Mas maraming beses pang binigyan ng tira itong si Von Pesumal kaysa kay Junmar. 10 beses nakatira ito si Von, samantalang si Junmar ay 7 beses lang. Siyempre, kailangan din natin bigyan ng credit yung magandang depensa ng Magnolia, lalo na ito si Kyle Pascuara at ito si Rafi Rivas, lalo na pag nagdo-double team sila. Pero, kailangan naman mag-adjust ni Coach Leo Austria at bigyan ng pagkakataon ito si Junmar na mag-run ng plays para sa kanya para ito ay maka-score. Nakita naman natin ang naging resulta noong San Miguel ay nagpunta kay Fajardo noong laban nila ng Phoenix. At kung ito si Terrence Romeo ay hindi na makababalik, kinakailangan ay bigyan nila ng oportunidad pa ito si Junmar na maka-score para silang dalawa ni CJ Perez, Mo Tautu at Marcio Lassiter ang magdala sa SMB. Sa ngayon ay hindi pa eliminated ang Barangay Ginebra. May posibilidad pa nga na sila ay makapasok. Depende yan doon sa magiging performance nila at pati na ng mga ibang teams na naglalaban-laban para makakuha doon sa final slots dito sa top 8. Pero sa ngayon kasi, kung titignan natin yung lineup ng Barangay Ginebra, kahit sila ay makapasok sa playoffs, ang pinakamataas na maaabot nila ay number 7 or number 8. Ang makakaharap nila dyan ay either TNT o baka itong Meralco at meron silang twice to beat disadvantage. Ibig sabihin, kailangan nilang talunin ang TNT ng 2 beses samantalang ang TNT isang beses lang sila kailangan talunin para maka-advance doon sa semifinals. At ang mas masakit pa dyan kasi, ito si Japheth Aguilar mukhang talagang hindi na makababalik dito sa konferensya na ito. At dahil nga sa performance ng Barangay Ginebra, hindi naman siguro i-risk ni Coach Tim Cohn na paglaruin pa ito si Japheth kayong mukhang maliit naman ang tsansa nila na makapasok at makatakbo ng malayo dito sa playoffs. Siguro sa ngayon, kung sakali man at ma-eliminate ang Barangay Ginebra, panahon na pala baguhin yung kanilang lineup. Dahil tumatanda na yung kanilang core. Ito si L.A. Tenorio, alam natin maganda pa rin ng nilalaro, pati ito si Stanley Pringle. Pero itong si Jeff Chan, si Jared Dillinger, itong si Jody Vance, puro may edad na at kinakailangan na siguro na si Coach Tim Cohn ay kumuha ng mga bagong players para naman matulungan ito si Pringle at si Tenorio na hindi naman nila pwedeng asahan palagi. Alam natin ito si Pringle kaya umiscore ng marami pero naguguwardyahan na. At itong si Christian Stanhardinger ay hindi naman consistent ang laro. Nakita natin na minsan maganda pinapakita niya, minsan naman naguguwardyahan. Kaya kinakailangan na si Coach Tim Cohn baguhin yung kanyang sistema at kumuha ng mga bagong players at mga bata na pwede makasabay doon sa mga ibang teams ngayon na tumatalo dito sa Barangay Ginebra. Inanunsyo na ng Blackwater Bossing na meron silang bagong head coach at ito ay si Ariel Van Guardia na pumalit dito kay Nash Racela. Inanunsyo ng Bossing iyan pagkatapos sabihin ng kanilang owner na si Diosel Dosi na isang failure ang Blackwater Bossing at hindi ito refleksyon ng kanyang negosyo o ng kanyang personalidad. Sinabi rin ni Diosel Dosi na gagawa siya ng paraan para ma-improve ang Blackwater Bossing pagkatapos nga nilang gumawa ng bagong PBA record na may pinakamaraming talo na sunod-sunod sa kasaysayan ng liga. 19 straight na ang talo ng Blackwater Bossing at sinabi ni Si na gagawin niya ang lahat para ma-improve ang koponan. Pero syempre marami pa rin ang nagdududa dyan dahil alam naman natin na itong Blackwater Bossing ay pinamimigay palagi yung kanilang mga draft picks pati na yung mga top players nila
katulad ng Terra Firma at ng Northport Batampier. Sa ngayon, wala pang binigay na indikasyon si C kung sino sa mga players nila ang papalitan at kung sino ang mananatili. Pero kung titignan kasi natin yung lineup ng Blackwater Bossing, ang pinaka-notable dyan ay ito si Simon Enciso, si Carl Brian Cruz at ito si Baser Amer. Pero, siyempre, makakakuha rin sila ng draft pick dito sa susunod na draft at malamang iyan ay magiging number 1 pick na sasama ng kanilang record. Hindi pa natin masisiguro kung ano talaga ang plano ni C para dito sa kanyang ball club dahil sa ngayon, hindi pa siya naggumagawa ng mga trade announcements pero matunog na nga ang pangalan ng kanilang mga top players na baka ito ay ipamigay na. Pero kung ipamimigay yan, ang tanong ay kung sino ang kapalit. Dahil kahit naman magaling na coach ang inagay mo dyan sa Blackwater Bossing, kung palagi nilang ipamimigay yung kanilang mga top players at yung kanilang mga draft picks, ay mahihirapan talaga yung manalo. Kaya tignan na lang natin kung ano talaga ang gagawin dito ni Jusel Ducey para nga ma-improve ang performance ng Blackwater Bossing at magsimula na sila ulit na manalo. Matindi ang sinabi ni Greg Slaughter pagkatapos ng kanilang panalo laban sa Rain or Shine Elasto Painters kung saan ang ganda ng inilaro ni Slaughter, ang dami niyang na-score na puntos at siya pa nakagawa ng game-winning block laban dito kay Gabe Norwood. Sinabi ni Slaughter na ang ultimate goal talaga nila ay manalo ng kampiyonato. Siyempre, ito si Slaughter, alam naman natin na nanalo na yan ang championship sa Barangay Ginebra at ang gusto naman daw niya ngayon, ito ay magawa sa Northport Batampier. Pero siyempre, hindi pa tayo nakasisiguro kung yan nga ay mangyayari dahil alam naman ang mga insiders na ito si Greg Slaughter ay baka hindi magtagal dyan sa Northport Batampier at eventually ay matransfer ito either sa Magnolia or sa San Miguel. Pero kung itong si Slaughter ay hindi aalisin sa Northport Batampier at ang Northport ay hindi nila tanggalin yung kanilang mga key players, posible talaga na malalim ang takbuhin ng Batampier sa playoffs dahil alam naman natin napaka-talent laden ng Batampier. Ito nga si Troy Reich hindi na masyadong nabibigyan ng minuto dahil sa ganda ng laro ni Slaughter. Pero nung ito si Slaughter ay wala, nakita naman natin na si Troy Reich ay nakaka-score ng 20 puntos. Ito si Jamie Malonzo ay nakaka-score na rin at maganda performance. At pati na itong si Robert Bolick, syempre alam naman natin kung ano ang kalibre niyan. Sa tingin siguro ng mga basketball analyst ngayon, ang kinakailangan lang ng Northport ay magkaroon talaga ng mahusay na coach. Dahil kahit nanalo sila nung isang araw dito sa Rain or Shine, mukhang ito si Pido Harencio ay parang hindi pa rin sigurado doon sa kanyang mga plays na itatawag dahil nga napansin natin kapag sila ay lumalamang napakadaling habulin at pagdating doon sa mga close games ay palagi silang natatalo. Nagkataon lang kahapon na ito si James Shapp ay na-miss yung tatlong sunod-sunod na free throws na pwede sana makatabla doon sa game. Kaya mabuti na lang nga nagawa ni Slaughter na i-block itong si Norwood. Ganun pa man sinabi ni Greg na kumpiyansa siya sa magiging tsansa ng Northport Batampier pagdating ng playoffs dahil sa lakas ng kanilang koponan. Shout out kay Jerry Gomez, Jason Mendoza, Adrian Munsayak, Nante Agustin, Milben Bonifacio, Tonton Santos, Art Castro, Osrit Vlogs, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Julius Benedict at Jason David, Remar Badato Family, Bakulot Family, Jael De Mesa, Judy Villarosa, Raven Banyes, RG Bueno, Jonel Alagon Family, Dion Mercado, Brian Andres, John Cantos, Dexter Domer, Jose Juntilla, Santillana Family, Leo Guaping Talavera, JJ Sibum, Jordan at Jandre Di Malanta, Patrick Unabia, Joshua Giray, RL Pinoy, Luñesa Family, Raymond Amoranto, Andrew Añosa, Lenodo Giatans at Rudy Camiguin Jr.